Ibinaba na dito sa lalawigan ng Nueva Ecija ang free public Wi-Fi na proyekto ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Information and Communications Technology. Isisigaw sa report ni Jovelyn Astrero. Jovelyn, isigaw mo. Nang kumonekta ng libre sa internet ang mga mamamayan ng siyam na bayan ng Nueva Ecija dahil sa free public Wi-Fi o People Connect ng gobyerno na isa sa ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kauna-unahang State of the Nation address. Sa panayam kay PDRRMO Executive Officer Michael Calma, sinabi nito na sa tulong ng pamahalaang panalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Governor Zarina Umali ay ibinaba ng Department of Information and Communications Technology ang naturang proyekto sa probinsya na naglalayong mabigyan ng free Wi-Fi services ang mga pampublikong lugar. Suporta dito ng pamahalaang panlalawigan ng ating kagalang-galang na governor. Last year, inumpisahan ni Gov ang pakikipag-coordinate sa DICT para maibaba sa province ng Nueva Ecija. At ngayon ay nandito at nila-launch na natin. Ayon kay Maria C. Nagabelo, Provincial Lead Team Officer ng DICT Nueva Ecija, siyam na bayan na sa lalawigan ang nalagyan nila ng free Wi-Fi na kinabibilangan ng Nampikwan, Quezon, Licab, Zaragoza, Peñaranda, Santo Domingo, Talugtog, Laur at Mamerto Natividad. Lahat po ng bayan, target po nating malagyan ng public Wi-Fi internet po. Sa ngayon, inuuna lang po namin yung 3rd to 6th class municipalities. So, sa 3rd to 6th class municipalities dito sa Nueva Ecija, nakapaglagay na po kami ng 9 sanay na bayan. Formal na binuksan ng People Connect sa bayan ng Nampikwan noong Lunes, October 2 at kahapon October 3 ay sa bayan naman ng Quezon. Habang ngayong araw, October 4, ay nasa bayan naman sila ng Licab. Kasabay ng launching ng proyekto ang pagsasagawa ng Internet Media and Information Literacy Training ng DICT upang talakayin at turuan ng mga government employees, magsasaka, senior citizen at iba pang sektor sa pagkonekta sa Wi-Fi, paggawa ng mga social media accounts, pangangalaga sa mga pampribado at mahalagang impormasyon at pagiging responsable sa paggamit ng social media. Dati sa mga libro tayo nag-aano ng mga research natin. Sa library pumupunta tayo. Pero ngayon, kung may internet access tayo, readily available yung ating mga resources. Sa in terms of the disaster related, kabahagi din ito yung aming layunin na yung mga public access points natin maging reporting for ground situation, malaman natin agad. At least, marereport na kagad dun sa on a national level po. So, yun yung kahalagahan ng mga public access na itayo po natin. Sinabi ni Calma na mahalaga na ang bawat Novo Ecijano ay konektado sa internet upang maging updated sa mga kaganapan sa probinsya, lalo na sa mga panahon ng sakuna, kung saan maaari nilang bisitahin ang Facebook page ng Provincial Government of Nueva Ecija, PDRRMO Nueva Ecija at iba pang ahensya ng gobyerno. Napakahalaga na ma-connect tayo ngayon sa internet. Unang-una, yung social media. Kung gusto nilang malaman kung ano yung nangyayari sa probinsya, kumonek sila doon sa Provincial Government of Nueva Ecija na Facebook. So gumawa lang sila ng account ng Facebook. Lahat ng activity ng provincial government makikita doon. Halimbawa naman kung tungkol sa disaster, pumunta sila doon sa PDRRMO Nueva Ecija, malalaman nila yung mga announcement naman natin tungkol sa disaster. Kung halimbawa yung announcement ng walang pasok o pag-resumption ng pasok, napaka-importante nun eh. Pumunta din sila doon sa Facebook ng provincial government at saka doon sa Facebook account at saka website ng ibang mga government agency. Ang pagkonekta sa free public Wi-Fi ay may 3 levels of access. Sa level 1 o instant access ay 50 MB per device ang maaring ma-access. Sa level 2 ay nasa 100 MB kada user account ang data allocation. Kinakailangan lamang mag-register gamit ang captive portal ng alinmang munisipyo na mayroong public access network. Sa level 3 ay kinakailangan itong i-apply sa opisina ng DICT upang ma-access ang 300 MB kada araw.
Kadalasang ikinakabit ang free public wifi sa mga parke, pampublikong paaralan at universidad, silid-aklatan, ospital, community o rural health unit, istasyon ng tren, daungan, paliparan at munisipyo. Sa kasalukuyan ay aabot na sa 13,024 ang bilang ng mga sites sa buong bansa na nalagyan ng free internet access. People Connect po ay parating na po sa inyong bayan. So, maghintay na lang po tayo. Parating na po si People Connect. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.